good morning, ito yung ating unang example. 88 multiplied by 92. Sa totoo lang, hindi natin ito masosolve ng walang calculator. Pero dahil sa technique natin, masosolve natin ito. Ganito po yung ating gagawin. Sa-subtract natin yung 100. Both sa number na ito. 100 dito, subtract natin. At 100 din ang subtract natin dito. Gawin natin. Ano sagot? Negative 12, ha? Dito rin sa 92, subtract din natin. Which is 8. Negative 8. This is negative 8, huh? Yan, negative 8. Ngayon, yung first digit natin dito, ang gagawin natin is 88 minus 8 kasi negative 2 eh. Kung positive 2, 88 plus 8 which is 80, di ba? Yun dito sa side na to. 92 minus 12 is also 80. Kaya yung first number nito ay 80. Ang first number mo. Ngayon, second number naman, yung dalawang number dito, so na naman ay, imumultiply mo itong minus 12, tsaka itong minus 8. Multiply natin, ha? Multiply. Positive, ilan? 90 6 huh? 12, negative 12 times negative 8 is negative, positive 96. So, itong 96 ay yung second digit natin dito. 96. Ganun lang. Itong 80, 88 minus 8, or 92 minus 12. At itong 96, itong minus 12, multiply mo ng minus 8 is 96. Ngayon, checkin natin ito sa calculator. 80, 96, see? 80 88 multiply by 92, 80, 96. You are correct?
ganun lang ang technique natin. Sa susunod naman yung example number 2. Ibibigay ko naman sa inyo. Ito yung second example natin. 104 times 112. Ganun technique din natin gagamitin. Sa-substitute din natin ang 100. Tingnan natin. Positive 4. 104 minus 100 is positive 4. Positive 4 and positive 12. Yun, positive to, i-add mo ngayon to, 104 plus 12, 116. 112 plus 4, 116. Kaya, sulat natin ito, 100. Ayan, yung second dito, yung dalawang digit, mamultiply natin ito. Multiply natin, equal 48. So 48 is the digit here. The answer is 11,648. 104 times 112. O check natin sa calculator. Nang hindi gagamit ng calculator. Kaya susunod, yung last example naman, ibibigay ko sa inyo. Ito yung second example, at yung last, ay yung third example, okay? Oh, ito naman yung number. Example 88
palakihin natin. Multiply by 104. Ngayon, gawin natin yung technique na ginawa natin. Negative 12 kasi mas mababa yung 88 sa 100. Ngayon sa 104 naman, positive 4. Ngayon magkaiba to, isang negative tsaka isang positive, pero ganun pa rin ang gagawin natin. 88 plus 4 is 92. 104 minus 12 is 92. So sagot natin dito equal to 92. Ngayon yung susunod na number dito is, multiply natin ito. Multiply natin itong 12 saka 4. Negative and positive is equal to negative 48. Negative 48. Ngayon, ito ang trick ngayon. Hindi mo ilalagay 48 dyan kasi it's negative. If it's positive yun, lagay mo, lalagay mo ito ng 0. So, subtract mo itong 48. Subtract mo 9200 minus 48. Then the answer is 9152, di ba? Tapos sinabdak mo 251. So, ito yung answer. Nine, one.
circle ito. Multiplied by 104. 9152. So ganun lang. Ayan yung technique para makasolve tayo sa malalaking number. It's amazing, di ba? Kahit hindi tayo gumamit ng calculator, masasagot natin. Okay, sa susunod, maghintay kayo at magbibigay pa ako ng maraming tricks. Salamat. Okay. Thank you ulit. At kung may problema kayo, comment lang below. Baka makatulong ako. So ulitin sa mga susunod na mathematical tricks. Paalam at God bless us all. Thank you.